Nagbabalik ang DepEd Hour para sa iba pang mga kaganapan. Nakiindak ang mga mag-aaral ng Kabanatuan East Central School sa handog na sayaw na mascot na si Tom mula sa Tom's World matapos itong magbahagi ng school supplies para sa mga mag-aaral ng CECS nitong ika-26 ng Agosto. Napasaya ng Tom's World ang 100 mag-aaral na nakatanggap ng kanilang school supplies na magagamit upang mapagbuti ang kanilang pag-aaral. Kasama naman ni Tom na nagpasaya sa mga bata ang mga leader ng Student Pupil Government ng CECS at game na game na nakisayaw ang punong guro ng paaralan na si Dr. Lea Alvaran. Samantala, nagpasalamat naman ang punong guro dahil sa matagumpay na pagsasagawa ng paghahandog ng mga school supplies sa mga bata. Naitala ang ulat na ito ni DepEd Media Bureau member Kimberly Vicente. Sa usapang pangkalusugan naman, isang panayam ang isinagawa sa bakuran ng paaralang agham para sa mga mag-aaral ng Baitang 10 na ginanap nitong ika-31 ng Agosto. Ang nasabing panayam ay may temang Relax ka lang, cool ka lang, the way to a cleaner air and healthy body for a better life. Nagbahagi si Dr. Sherry Ann Vergara mula sa Premier Medical Center ng mga kaalaman para nasabing panayam. Pinakita niya ang iba't ibang dulot ng paninigarilyo at paggamit ng vape. Nagpakita rin ng mga video para sa mga mahalagang impormasyon sa pagpapahalaga sa kalusugan ng isang tao, lalo na sa usaping lang. Nagkaroon rin ng mga katanungan at sagutan na aktibong nilahukan ng mga mag-aaral mula sa grade 10. Ang nasabing gawain ay pinangunahan ng samahan ng Barkado Kontra Droga sa pangunguna ni Ginoong Nico Bagus, tagapayo ng samahan at ang mga opisyales ng nasabing samahan. Nagbigay din ng mensahe ang punong guro ng paaralan na si Ginang Leonora C. De Jesus. Ito nala ang balitang ito ni DepEd Media Bureau member Helen Wicoco. Sa usapang pagbibigay tulong naman, hindi natapos ang pagbuhos ng mga donasyon mula sa stakeholders ng Santo Niño Elementary School sa huling linggo ng implementasyon ng Brigada Eskwela 2022. Dumating ang karagdagang go bags na hinandog ng Kiwanis International nito lamang Martes, ika-13 ng Agosto at napunan ang kakulangan ng bilang nito upang magkaroon ng lahat ng batang Santo Niñans. May bilang na 270 ang bit-bit na hard hat ni BSSG Selfie Relucio at Mr. Francis Joseph Fernandez ang naging karagdagang kagamitang pangkaligtasan ng mga mag-aaral na dumating din ng kasunod na araw. Ang mga kagamitang inihandog ng mga stakeholders ay kaugnay ng proyekto ng paaralan na Project Listo o Ligtas at Ingat sa Sakuna, paaralang tutugon sa oras ng pandemya, na naglalayon na mangalap ng donasyon upang magkaroon ang mga mag-aaral ng kumpletong kagamitan na kanilang magagamit sa oras ng sakuna. Pinangunahan ni Ginang Josephine Takad na siyang DRRM Coordinator ng paaralan ang paglapit sa mga nabanggit na stakeholders at agaran namang tumugon sa kanyang panawagan. Ayon kay Takad ay hindi siya nahirapang humingi ng tulong sa kanyang mga dating mag-aaral dahil alam niya na ang mga ito ay handang maging kabahagi ng paaralan sa mabuting layunin nito. Pinasalamatan ni Ulong Guro Jerwin Tanghal ang mga Brigada Eskwela Partners na hindi napapagod at patuloy ang suporta sa mga programa ng paaralan, lalo't higit sa layunin nito na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon at mapagbuti ang kahandaan ng paaralan na makatugon sa oras ng kalamidad. Naitala ang balitang ito ni Lourdes Esteron ng Santo Niño Elementary School. Sa usapang wikang pambansa naman, nakiisa ang Eastern Cebu National High School sa taunang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa alinsunod sa itinakdang pampanguluhang proklamasyon bilang 1041 Series of 1997. Ang tema ng nasabing pagdiriwang ngayong taon ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, Kapisahan ng Kapulungan bilang 8-6 Series of 2022 ay Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Kaugnay nito, ang ECNHS ay nagkasa ng iba't ibang gawain sa bawat baitang
Sa grade 7, monologo ang pinamalas ng mga piling mag-aaral. Sa grade 8 naman ay isang masining na pagkukwento, habang sa ikasyam na baitang ay dagli ang talumpati. Ang mga anak sa ikasampung baitang ay nagpamalas ng galing sa spoken poetry. Hindi rin naman nagpahuli ang mga mag-aaral sa senior high school sa paglikha ng slogan at poster. Layunin ng pagdiriwang na maipatupad ang pampanguluhang proklamasyon bilang 1041, maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa wika at kasanayan nito. Mapaigting ang paggamit ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga akdang pampanitikan at makapagpapalalim ng pagmamahal sa pambansang wika, wikang Filipino. Kinatuwa naman ng mga mag-aaral ang nasabing pagdiriwang kahit na classroom-based na lamang ang ginawang mga aktibidades. Ito ay alinsunod sa mandato ng Vice Presidente at DepEd Secretary Sara Duterte na tumutok muna sa akademiko dahil sa 2 taong walang formal na pagkatuto ang mga mag-aaral. Itinala ang ulat na ito ni Rez Almazan ng Eastern Cebu National High School. Sa usapang pagbasa naman, binago ang nakagisnang gawi sa pagsasagawa ng Philippine Informal Reading Inventory o PhilIRI sa grade 4 hanggang grade 6 sa Aka Elementary School. Base kasi sa nakasanayan noong pre-pandemic kung kailan huling isinagawa ang PhilIRI, ay tanging mga English at Filipino teachers lamang kada grade ang nag-a-administer sa mga mag-aaral. Batay sa bagong panuntunan sa bagong sistema na inilabas ng kasalukuyang punong guro ng AKA, bawat class advisor ang dapat na mag-administer ng PhilIRI bilang tugon na rin sa Every Teacher is a Reading Teacher mantra. Kaakibat rin ng panuntunang ito ay ang kalat at mas tutok na pag-monitor ng reading status ng mga mag-aaral dahil hindi na lamang ang mga English at Filipino teachers ang magpapatupad ng mga interventions kundi lahat ng mga class advisors. Dahil dito ay naglunsad noong ika-isang linggo ng orientation ng administration ng PhilIRI sa mga class advisors mula grade 3 hanggang grade 6. Ang pagbabago ng sistema ay bahagi pa rin ng Learning Recovery and Continuity Plan ng Aka Elementary School. Ang ulat na ito ay mula kay DepEd Media Bureau Member Alan David Valdez. On learners with special needs, as face-to-face classes begin in all grade levels, Camtinyo Elementary School continues to address the needs of all learners, including the SPED LWDs or learners with disability, by providing appropriate programs, services, and safety among its learners, as stipulated in DepEd Order Number 44, Series of 2021. Last September 4, Engineer Tess Quiros, President of Phoenix Lady Eagles Club, Gabaldon Chapter, Proprietor of Angels Builders, extended support to the school by donating materials needed to construct the all-gender comfort rooms for the SPED LWDs. Among the materials delivered to the school are hollow blocks, cement, angle bars, cast iron, sea purlins, welding rods, doors with lock set, urinal, toilet bowl, and lavatory sink. Principal 3 Marjorie Lazatin said that the Magna Carta for Persons with Disabilities emphasizes that persons with disabilities are part of Philippine society and have the same rights as other people to take their proper place in the society. Thus, the provision of all gender comfort room for them is perceived as part of developing their self-help skills, which enable them to compete favorably with other learners. Engineer Quiros further added that she envisions this as all-gender comfort room to be child-friendly, adequate, and tailor-fitted to the needs of these children with disabilities. Having that kind of comfort room in the school answers public health and safety, as well as more efficient use of space as compared to the single-user comfort room. Lazatin could not thank them enough for their generosity to CTES, especially that the club, through the new government of CLR24 and President of Phoenix Club Ronald Diaz Talens, recently donated materials for 2 hand-washing facilities during the Brigada Escuela. The hand-washing facilities benefited the kindergarten pupils
as well as the intermediate pupils, to which the stakeholders said that everything they give through community service benefits those who need it the most, and these are our learners. This report was posted by DepEd Media Bureau member Maria Regina Inguito of Camp Tinio Elementary School. On cash assistance program of the Department of Social Welfare and Development. The Department of Education Schools Division Office of Cabanatuan City extended its support in the implementation of the DSWD Educational Assistance for Cabanatueño students, particularly the beneficiaries currently enrolled in the basic education as the primary clientele of the department, Saturday, September 3. Through the leadership of Schools Division Superintendent Teresa Dimababa, the team composed of personnel from the School Governments and Operations Division was deployed to assist learners and parents in validating their enrollment in the current school year using Learner Information System, or LIS, a management system of learners. Parents and guardians, should they fail to present original enrollment forms or any enrollment verification, may seek the assistance of the help desk by securing an alternate certification signed by the planning and research unit of the division. SDO personnel in charge present were SGOD Chief Wilfredo Sison, Senior Education Program Specialist of Planning and Research Unit Arvin Flores, Planning Officer 3 Mark Kevin Vidor, Youth Formation Division Project Development Officers 1, Diane Ross V. Esguerra, and Myla E. Barrientos. At least 80 individuals have sought the assistance of the help desk as of 4 o'clock on September 3. The activity is scheduled to last until September 10. This report was filed by Mark Kevin Vidor. And these are the latest developments in and around DepEd Cabanatuan City. We'll be back for the panel discussion segment after some reminders from our sponsors. Don't lose that channel.